In this video, samahan nyo kami at bibili tayo ng another Switch game and Nintendo Switch Pro Controller. I-unbox natin, i-connect natin sa Switch at PC at titingnan natin kung paano tayo makakaiwas sa mga fake Nintendo Pro Controllers. But first, please subscribe and hit the notification bell for future update alerts and please like if you enjoyed this video. Let's begin! Ito po, kukuha na kami ng game. Isama ko si Mami. Hindi sinasadya na naka-couple short kaming dalawa. Hindi sinasadya ang couple short. Nagulat na lang kaming dalawa. Hala, ginawa mo yung t-shirt ko. Tingin na ako naman. Ang Disneyland. Fitness boxing. May ibang Pokemon. Oh, ang cute yung art nito. Ito na lang kaya. Maganda daw to. Ayun, sword. Sword yung unang nagpakita sa akin. Sword na lang kaya. Ito yung game controller. Kasi may mga magaganda dito, kaya lang di naman sila Switch. Sorry. Ito po? Ano ito? Ay, ang bigat! Yan ang amura lang niya, oh. Mura siya. Oh, napakabigat niya. Parang may bato sa loob. Pero ito kasi, ito talaga yung ano eh. Ayun yung price niya. Diba? May less na 245 pag cash. Kaya maganda mag-cash. Pag may cash. Pag wala, wala. Ayan, nakabili na kami ng game tsaka ng controller ng GF ko. Ng kakopol ko. So, ito, totoong unboxing na siya. Kasi yung dati, hindi totoo. Binuksan ko na. So, ito, hindi ko pa talaga ito bubuksan. Okay, so, kumuha tayo ng bagong game para sa Switch natin. Okay, hindi ko alam kukunin ko kung sword or shield. So, humingi na lang ako ng sign. Sabi ko kung sino yung una kong makikita. So, ito yung una kong nakita, sword. Kaya, yung game controller. And, gusto ko yung brand talaga ng Nintendo. So, ito siya. Tignan muna natin. Ito yung kasama niya. Yung cable. Yun yung ikakabit dito sa gilid. Ayan. Para charge on ng game controller po natin. Okay, tapos ito na siya. Ah, ano pala siya? Transparent pala yung parang ano nyo. Yun siya, oh, transparent pala siya ganun. Nice. Tatagal na to, hindi na to mabubugbog. Yung kasi sa Joy-Con, parang pag naglalaro ko ng Naruto, nabubugbog siya. Pero mas... Parang mas malambot yung... Ay, hindi. Pareho lang. Maliit lang yung nasa ano, sa Joy-Con. So, ito mas accessible yung mga buttons. No, kasi medyo mahirap kasi nandito yung mga buttons. So, medyo mabigat siya. Okay, so try natin yung Controller Pro. Dito tayo sa settings.
Tapos controller. Change. Ano ba to? Hindi ako marunong. Wala pa yatang, kailangan pa yatang i-charge to. Wait lang. Back natin. Baka dito sa may ano. Sa may... Ito. Naka-off. Yung pro... wired. NFC far can be used when a computer uses wired communication to use. Let me disconnect the USB charging cable. Ano? Ayan, naka-on na. Tapos, ano, calibrate, press down. De. Nga, wait nga. Paano ba ito inuun? Baka wala pa itong charge. Kailangan siyang i-charge. Yan, inosente kasi. Wait lang. Yan, so kinonect natin doon. Try and connect dito. Type-C din pala ito, USB Type-C. Show. Tapos dapat iilaw to kasi umiilaw to dun sa Joy-Con eh. Tignan natin dito. Nag-charge siya. Kulay orange, ibig sabihin walang charge. Ah, ito. Pair new controllers. Ito pala to. Tanggalin muna natin to baka. Inisip ko lang na baka wala siyang charge pero parang okay. Tingnan natin. Pair new controllers. You can pair controllers anytime by attaching them to the console. Once paired, you can view other pairing methods. Ay, ito yun. So, dapat pairing controllers with the USB controller. Connect to the console using USB charging cable. Pag wireless, close this screen and select change grip order on the next screen. Hold the sync button. Sync button. Ah, ito. Ito yung sync button. Yung sabi ko. Paano mo i-hold yun? Napakaliit. So, kailangan dito pala sa settings. Tapos controllers and sensors. Tapos change. Ayan. Tapos, i-hold daw itong sync. Ayun, umiilaw na yung nasa baba. Ayun, nakita na siya. Ganun pala. Kalak ganito lang lagi. Ay, walang. Ayun yung battery niya. Ayun, nakita na siya. Na-detect na. Nakita na siya. Kukontrol na natin yung screen. Ayan, itong sync button. Ayoko pantanggalin yung support. Ba't ba kasi? Okay, ayan. Ipindutin mo yan. Okay, palitan natin yung game. Kasi gusto ko. Kaya ako bumili ng controller. Kasi parang magigiba ako yung Joy-Con eh. Pag naglalaro ako ng mga versus. Kunwari daw gamer. Sinisira yung Joy-Con. Palitan natin yung bala. Okay. So, ito na. Meron na nga pala tayong online kasi meron na tayong Nintendo online. Kaya lang nakakatakot. Nakakatakot lumaban sa online. So, ito muna. Free battle muna tayo. Yan. Para bot muna. Huwag muna tayo magpabugbog. Versus muna. Random ba tayo? Random. Random muna. Para kahit sino na lang. Yon.
kahit ano na din, bahala ka nang pumik. Okay. Pag natalo ako, ano ha, nahirapan ako kasi andito yung ano ng camera eh. So may reason ako kung ba't ako matatalo. Paano nga ba ito? Kalimutan ko na. Naghagis lang siya naman. Ay. Tagal ko na kasing hindi naglalaro. Ano nangyayari? Ang bagay-bagay ko, Koji. Pinatay ako. Pang, pang. Pangit, ulitin natin. Pili tayo ng iba. Huwag ganun. Character select. Ganda siya. Pag tinatamaan, nagbabibrate din siya. Ayun. Gumagana yung ano niya, oh. Diba? Parang katulad lang din ng Joy-Con. Ay, nice, oh. Gumagana yung ano niya. Ayun, pero ayun, oh. Madali tayo. Nakakalingon-lingon. Okay, so yung nabili kong Nintendo Switch Pro Controller ay Japan version siya. So, ito yun. Okay. So, unfortunately, meron ng mga, marami ng mga fake na lumalabas na mga pro controller. Ayun. So, mas madaming mga fake na issue version. So, para ma-sure ninyo na hindi fake yung mabibili ninyo, bumili lang kayo sa mga authorized dealers, authorized sellers. So, ako, binili ko to sa Data Blitz. Sure naman doon na mga original yun. So, para ma-check pa natin kung original talaga yung nabili natin na
Pro Controller, i-check natin. Yung pala ko manok lang, may butiki na din. Okay, yung mga ito, yung mga fake, nakoconnect din siya, umiilaw din siya. So yung mga unang fake, madali lang makita kasi wala silang mga Nintendo Switch logo dito. Okay, pero para halos pareho yung mga yung build, yung plastic, ganun. Medyo naiba lang dito sa plus and minus, medyo nakaumbok daw yung mga fake ganun. Pero may mga fake ngayon na meron na ring logo. Nilagyan na rin nila ng Nintendo Switch na logo. Okay, so paano pa natin malalaman? So yung mga original katulad nito, kaya niyang i-wake yung mga Switch, yung console natin gamit lang tong home. Yung mga fake, hindi niya kaya. So pag nag-sleep yung console niyo, for example, yung sleep natin. Okay. Ito, kaya niyang i-wake 'yon. Pindutin lang natin yung home. Ayun. So, ayun. Okay, nawawala na siya sa standby, sa sleep mode, yung ano natin. So, yung mga fake, hindi niya kayang gawin yun. And yung mga original, kaya niyang gumagana sa kanya yung mga amiibo. So, sa fake, hindi. Pero ayun, sure ka na doon na original siya kapag na-wake niya yung console mo gamit yung Pro Controller. Yung fake, hindi niya kayang gawin yun. So, isa pang way para ma-check natin na original yung Pro Controller nyo is titingnan natin yung secret message dito. Okay, yung hidden message. Dati yung mga fake walang ganun. Pero ngayon, yung mga fake may nilagyan na rin nila ng message. Diba, medyo transparent tong cover niya. So, dun sa may parang pinaka-board niya sa loob, may nakalagay dun na secret message. Okay. So, malalaman mo naman kung kasi yung mga fake may mga message na rin silang ganun. Pero iba yung font. Okay. So dapat ang font na meron dun sa mga original, kailangan medyo retro siya para siyang pixelated. So tingnan natin kung ano. Okay, ayun siya. Pag nakita niyo sa personal, mas malinaw. Ang hirap kunin sa camera. Okay, so kung mapapansin niyo, yung font niya ay retro, parang pixelated. Ayan. Yung mga fake, may ganyan na rin ngayon yung mga fake, pero iba yung font niya. Okay, so yun, dapat may ganun. So, alam nyo na legit yun kapag may secret message siya dun sa board niya. Ayun, kasi yung fake, meron din siyang motion control. Ayun, meron din siyang motion control. Gumagana din yung gyro niya. Meron din siyang nagbabibrate din siya, although iba yung way niya magbibrate kaysa dito sa original. Okay, and yung mga fake din, sabi nila, kapag daw kinoconnect nila sa console, nakalagay lagi 100% yung battery. Ayun. Hindi bumababa yung battery. Isa pang way para makita natin na original yung nabili ninyong Pro Controller is kailangan yung cable na kasama is merong Nintendo na brand. Okay, magkabila. Dun sa kasama niya na USB 2, USB Type-C. To USB Type A na cable. Okay. Okay, so pwede din nating i-connect yung game controller natin sa PC or sa laptop. So ito, naka-login yung Steam account ko. Dami kong friends. So ito. So ang isang way para i-connect natin is through wire. So yung cable natin. Kaya lang nailagay ko na dun sa baba. So, gagamit na ako ng ibang cable. Okay, so ito, kakonnect ko siya sa USB ng computer, tapos itong USB Type-C dito. Thanks. And okay, so lumabas na dun yung Nintendo. Naka-off yung speaker ko, pero pag kinabit nyo, tutunog yan. Tatat, gaganon siya. So, ayun, pag may ilaw na dito, sabihin, connected na siya. So, ayun, gumagalaw na yung mouse natin. Okay. Kaya lang, kung gusto nyo na umiilaw yung LED niya dito, so, pailawin natin. Siset natin siya. Settings. Okay, eto. View, tapos settings. Okay, tapos dito punta kayo sa controller. Okay, ayan, controller. So, pag nasa controller na kayo, punta kayo dito sa may general controller settings.
Okay, so ito na siya. So nakalagay na dito kung yung shutdown time niya 15 minutes. Ito na siya, Nintendo Switch Pro Controller, Switch, ayan. Tapos chinek ko yung Switch Pro configuration support. Dati wala yata ito eh. Kailangan pa mag-download ng another app para mag-mapping. Or kailangan pa rin yata ng pang-map ngayon. So pupunta tayo sa dito. Detected controllers. Kiklik natin yan. Okay. Tapos, identify natin. Pag kiniklik natin yung identify, nagva-vibrate siya. Ayan, sinasabi niya na ito yon. So, pwede natin i-calibrate. Okay. Tapos, ito yon sa may controller light brightness. Ayan, so, lalabas dito using configuration. Okay. So, i-set natin yan. Tataas natin dito. Kahit nakataas yan, hindi siya umiilaw eh. So, i-set natin ulit. So, ayun na siya. Umiilaw na siya. Okay. So, submit natin. So, ayun. Okay. So, kung i-on natin yung Bluetooth, kahit tanggalin nyo to, nakakonect pa rin siya. I-set ko muna yung Bluetooth ko. Kasi mahirap maglaro pag naka-wire. Okay. So, sa Bluetooth, pag mag-connect pala kayo sa Bluetooth, ang gawin nyo lang. So, syempre, nakatanggal yung wire. Hold nyo yung sync button. So, pag hinold nyo siya, iilaw-ilaw dito sa baba. So, ilaw-ilaw. Yan, gagalaw-galaw. Hindi siya naka-steady na ganyan. Kasi pag naka-steady, ibig sabihin naka-connect na siya. So, mag-sequence yun, iilaw-ilaw siya na ganun. Tapos, saan nyo i-add Bluetooth or other device. Tapos, ang piliin nyo Bluetooth. Huwag yung everything else. Kasi hindi nyo nade-detect pag dito eh. Sa Xbox controllers. Hindi nyo nade-detect yan. So, dito kayo pumunta sa may Bluetooth. Tapos, lilitaw na siya dito. Ayan. Okay, so sa Bluetooth nyo, ilagay. So, magiging, ano na siya, paired. Tapos, kapag in-on nyo, tanginin natin dito. Ayan. Ito siya. So, wala. Ayun, so nag-connect siya kasi inalaw ko na. Ayun, so nakailaw pa rin siya. So, ayan siya. Okay, so close natin. Okay, so pwede na tayo dito maglaro. Okay, hindi ko alam tong game na to. Parang gusto ko lang itry. Okay, so ayun gumagana yung ating controller. Ayun, may skip dito. Skip natin. Paano ba ito laruin? Touch to start. Joke lang. Ayun. Ba't naman lalabas kayong nakahupat nyo? Maginaw. Hindi ko alam paano ba. Ano mga control nito? Skip natin. Touch to screen. Ano ba? Paano ba? Ayun, ito yung takbo. Ano yung panira? Ayun. X yung attack. Tapos dash yung A. Napakalaki nga ng dash nito. Walang talon. Paano tumalon? Warning! Uy! Ay, yun pala nakalagay. Y, A. Nakalagay naman pala sa screen. Hindi ko nakita. Okay, tapos X yung... Tapos, ano yung RB? Right B? Ano yun? And that's the Nintendo Switch Pro Controller. Sana nag-enjoy kayo watching this video at sana makasama ko uli kayo sa susunod. Again, please subscribe and hit the notification bell for new uploads and throw some thumbs up. Love you all!